Maraming tao ang stuck sa trabaho nila at hindi umaasenso. Dahil takot sumubok magnegosyo o sumubok ng ibang bagay dahil sa maraming kadahilanan. Hello everyone, I'm Roan Celis Capistrano of 1 Million Club. Kung bago ka pa lang sa channel ko, make sure to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated. 5 tips kung paano kumita ng malaki within 4 hours a week. Gaano kahaba ang oras na ginugugol mo sa pagtatrabaho sa isang araw? Karamihan siguro sa inyo ay nagtatrabaho ng 9 to 5 araw-araw. Kung minsan ay nag-o-overtime o dinadala pa ang trabaho hanggang sa bahay. Pero kahit gaano kasipag o kahaba ang oras na inilalaan ng iba sa pagtatrabaho, marami pa rin ang nananatiling mahirap at hindi umaasenso sa buhay. Pero alam mo ba na hindi mo kailangan maglaan ng maraming oras sa pagtatrabaho at 4 hours a week lang ang kailangan mo para kumita ng malaking pera? Marami ng tao ang nakagawa nito. Sila yung tinatawag nating new rich, kumikita sila ng malaki with less work. At kung gusto mo maging isa sa kanila, panoorin mo lang hanggang dulo ang video na ito. Dahil pag-uusapan natin ang librong The 4-Hour Work Week ni Tim Ferriss. At magbibigay ako ng 5 concepts na maaari mong i-apply sa iyong buhay. Una, Pareto Principle or 80-20 Rule. Most people measure productivity by the time spent working. Ang iba ay nag-o-overtime sa trabaho para sa kakaunting taas sa sahod. Pero ayon kay Tim Ferriss, ito ay pagsasayang ng oras. Dahil maaari kang kumita ng malaki by doing less and spending less time. Basta sundin mo lang ang 80-20 rule. Ano itong 80-20 rule? Ang ibig sabihin nito ay gamitin mo ang 20% ng oras mo sa mga bagay na magbibigay sa iyo ng 80% na resulta. Maraming tao ang kabaligtaran ng ginagawa. Inilalaan nila ang 80% ng oras nila sa pagtatrabaho na magbibigay lamang sa kanila ng 20% na resulta. Kaya hindi sila umaasenso. Ayon nga kay Tim Ferriss, doing something an important well does not make it important. Kaya imbis na isubsob mo ang sarili mo sa maraming trabaho, ay mag-focus ka sa paggawa ng kakaunti na magbibigay sa iyo ng malaking resulta. Pangalawa, focus on relative income. Mayroon tayong tinatawag na absolute income o yung total na sahod natin at relative income na nakafocus sa oras natin. Pero mas dapat na pagtuunan natin ng pansin ang relative income. May mga taong kumikita ng malaki, pero mahaba din ang oras na ginugugol nila sa pagtatrabaho. Halimbawa, si May na nagtatrabaho sa isang kumpanya ay kumikita ng 100,000 at nagtatrabaho ng 60 hours per week. At may mga tao din na kumikita ng malaki na paglalaanan lamang ng maliit na oras. Halimbawa, si Anna, store owner, ay kumikita ng 60,000 ay nagtatrabaho ng 20 hours per week. Sa unang tingin ay di hamak na mas malaki ang sahod ni May. Pero kung pagbabasihan ang relative income, mas malaki ang sahod ni Ann. Dahil mas malaki ang kita niya per hour na 720 pesos kumpara sa 400 pesos per hour na sahod ni May. At mas kaunti lang ang oras na ginugugol niya sa pagtatrabaho. Kaya mas marami siyang time para sa sarili niya. Isa si Ann sa mga taong tinatawag natin na new rich. Pangatlo, i-automate ang mga bagay or mag-outsource. Para mapadali ang trabaho at hindi masayang ang oras mo, kailangan mo matutunan i-automate yung ibang ginagawa mo. Pero bago yan, alamin mo muna kung importante ba to. Kung hindi ay i-eliminate mo na lang ito. Eliminate before you delegate. This means never automate something that could be eliminated and never delegate something that could be automated. Isa sa mga suggestion ni Tim Ferriss ay ang pag-hire ng assistant. Huwag ka mang hinayang sa pera dahil mas mahalaga ang oras mo. Mas mapapagaan ang trabaho mo at kaya nang tumakbo ng negosyo mo kahit wala kang gaanong ginagawa. Pang-apat, fear setting. Maraming tao ang stuck sa trabaho nila at hindi umaasenso. Dahil takot sumubok magnegosyo o sumubok ng ibang bagay dahil sa maraming kadahilanan. At kung hindi mo haharapin ang takot mo at hindi ka lalabas sa iyong comfort zone, ay hindi ka talaga mag-grow. Para malabanan mo ang takot mo, 3 steps lang ang kailangan mong gawin. First, define your fear. Think of the worst case na maaaring mangyari pag sinubukan mo ang bagay na ito. Next, prevent.
Isulat mo yung mga bagay na dapat mong gawin para hindi ka malagay sa worst case scenario na ito. And lastly, repair. Isulat mo rito yung mga bagay na dapat mong gawin in case malagay ka sa worst case scenario. After nyan, alamin mo naman kung ano yung mga potential na benefits na maaaring makuha mo pag sinubukan mo ang bagay na ito. And the consequences kapag hindi mo ginawa ang bagay na ito. Kapag ginawa mo lahat ng ito, marami kang marirealize at mas madali nang harapin ang takot mo. At panglima, validate your business ideas. Bago ka magtayo ng negosyo o gumawa ng produkto, alamin mo muna kung handa bang maglaan ng pera ang mga tao para rito. Dahil kahit gaano kaganda ang quality ng produkto mo, kung wala namang bibili nito, ay posible na malugi ang negosyo mo. At yan ang limang aral mula sa librong The 4-Hour Workweek na makakatulong sa inyong buhay, trabaho at sa inyong negosyo. Kung gusto mo pang matuto at kung may question ka, i-message mo lang ako sa Facebook, Roan Celis Capistrano. Ang messenger link ko ay bit.ly/RoanFB. Pwede mo rin akong i-email sa roan.capistrano@gmail.com.